So, ang pinaka-main text natin sa umagang ito ay from Numbers chapter 14. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, para sa paggalang sa salita ng ating Panginoon. In Numbers chapter 14, starting at verse 1, sabi po dyan, "And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night." Verse 2, "And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness." Verse 3, "And wherefore has the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt?" In verse 4, "And they said one to another, Let us make a captain and let us return into Egypt." Verse 5, "Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel." Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So, hindi po agad natin makukuha yung kwento, yung konteksto ng ating mga binasang talata maliban na meron po tayong dadaanang ilang mga chapters pa. At sa mga nagbabasa ng Bible, familiar po ito sa inyo. Ito po yung panahon na ang Panginoon ay nagsabi kay Moses na magpadala ng mga espiya sa lupain ng Kanaan. At yan ay mababasa natin sa chapter 12, mga kapatid. At ang tumatak sa akin dito, nang ito ay mabasa ni Brother Wilson nung nakaraang Sunday, ay talagang na-take note ko kaagad dito. Talagang tumatak ito sa akin at napagbulay ko na at napaluap pa ng verses na binasa ni Brother Jeric sa sulat ni Paul kay Timothy, kaya sabi ko napagandang paksa nito. So yung verse 4, balikan natin yung verse 4, Sir Mary Ann. Dito natin hanguin ang ating munting topic sa umagang ito, sa ating Bible study. Sabi sa verse 4, "And they said one to another, Let us make a captain and let us return into Egypt." Ang una kong naisip agad, nako, may mga pastor pa lang para sa pagbabackslide. May mga tao pala na darating ang panahon na dahil sa mga mararanasan nilang kahirapan, takot at pag-alinlangan, kawalan, ay mas gugustuhin nilang bumalik sa kanilang pinanggalingan at maghahanap ng mga mangunguna sa kanila para masatisfy ang kanilang gusto. Diba? Ito yung mga pastor, ito ay mga leader na kung saan ang direksyon ay pabalik, mga pulling away. At bago ang pag-agaw, mga mahal kong kapatid, bago ang pagbabalik ng ating Panginoon, isa sa hula ng banal na kasulatan, true by fall, ay meron munang pulling away na magaganap. May mga pagtalikot. Diba? There will be pulling away first. And the man of sin, the man of perdition shall be revealed. Talagang huwaran, hayagan siyang makikilala ng mga tao. Pero sa mga Christian movement naman, even sa message believers, may mga so-called, may mga make, may mga talaga akala mo ay mga believers, pero may mga nakapasok na wala naman talagang pananampalataya, walang newbert experience. Darating ang araw na kapag ang pressure ay ipinasapit ng Panginoon, mga kapatid, may mga tatalikod. Maghahanap sila ng mga leader, ng mga pinuno, tagapanguna, na kung saan, di ba, parang, let us make a captain. Sila mismo ang nagdesisyon, sila ang nagkagusto at pumili ng magiging tagapanguna nila. They reject Moses and Aaron, mga mahal kong kapatid. So yan yung highlights ng ating topic sa umagang ito. Let us make a captain and let us return into Egypt. Kaya yung title po natin sa mga nagno-notes, When Men Chose a Man to Be Their Leader. Kapag ang mga tao ay pumili ng tao, kapwa nila tao, para kanilang maging tagapanguna. So when men chose a man to be their leader. So, kung mapapansin nyo, mga mahal kong kapatid, sa verse 2,
Verse 1 and verse 2, ang congregation ng Israel, ang bayan ni Israel ay umiyak. Verse 1 and 2, Sir Mary Ann, sila ay nagmurmured. Verse 1 and 2, balikan natin. Sabi diyan, in all the congregation, yan ay ang buong Israel, mga kapatid, yan yung lumabas sa Ehipto. So, nung panahon na yan, ay na-discourage sila, natakot sila, nag-alinlangan sila. Umiyak sila, ilinakas nila ang kanilang tinig, na yung tinig nila ay negative, pagreklamo, paghihinagpis, paninisi. Sinisi nila si Moses, at ang Diyos ay pinag-alinlanganan nila, at sabi diyan, umiyak sila nung gabing yon, mga kapatid. And verse 2, at sila'y nagmurmured, and all the children of Israel murmured against Moses. So itong mga Israelitang ito, mga kapatid, ay nagmurmured. Diba sabi ko nga, isa sa ayaw ng Panginoon ay yung mapagmurmur. Diba? Yung mapagreklamo, mapanisi. At ito ang dahilan kung bakit sa verse 5 ay Moses and Aaron fell down their faces. Hinapak nila yung kanilang kasuotan sapagkat matindi yung kalungkutan na kanilang naramdaman that time. Ikaw ba naman, ikaw ang propeta, tapos si Aaron bilang priest, bilang pastor, tapos dumating ang araw dahil lang sa mga pagsubok, dahil lang sa mga pangangailangan, ay biglang ang mga tao na pinapangunahan mo ay mag-aalinlangan na sa'yo. At magpapasibulang ayaw na naming sumama sa'yo. Ayaw na naming ikaw ang maging tagapanguna namin. Hindi ikaw ang propeta namin, hindi ikaw ang aming pastor. So alam naman natin na si Moses, mga kapatid, ito'y dakilang propeta. At tumitipo siya ng propeta sa ating panahon. Si Aaron ay tumitipo ng mga pastor, ng mga fivefold ministry. At merong isang Miriam, di ba? Sa chapter 12, actually bago ito nangyari sa chapter 12, ay merong nangyari, mga kapatid. Sapagkat nang si Moses ay mag-asawa ng Ethiopians, nagdesisyon si Moses na yung desisyon niya na mag-asawa ay hindi nagustuhan ng magkapatid na Aaron at Miriam. Atras tayo, Sister Mira, para lang masundan ng mga hindi nagbabasa ng Bible at sa mga bisita natin. Sa chapter 12, verse 1, Sister Mary Ann, tunghayan natin. So ito yung panahon na nag-asawa po si Moses, mga kapatid. And Miriam and Aaron speak against Moses. Nagsalita sila laban kay Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. Or he had married an Ethiopian woman. So hindi po nagustuhan ni Aaron at ni Miriam ang hakbang na ginawa ni Moses, ang pag-aasawa niya. At si Miriam, mga mahal kong kapatid, ay pwede natin itong itipo sa iglesia, sa church. Si Aaron ay tumitipo sa fivefold at si Moses ay tumitipo sa major prophet. So alam nyo ba kung ano nangyari kay Miriam, mga kapatid? Dahil sa kanyang pagsasalita against the servant of the Lord, God cursed her. Binigyan siya ng leprosy on the spot. Nagkaroon siya ng malalang karamdaman na walang kagalingan. Kung hindi lamang sabag at biyaya ng Diyos, wala pong kagalingan ang leprosy, mga kapatid. Kaya hindi po madali, hindi po magaan sa paningin ng Diyos ang magsalita tayo laban sa kanyang mga lingkod. Lalong-lalo sa kanyang propeta. Nang magsalita ang dalawang ito, si Miriam bilang babae na tumitipo sa iglesia, mga mahal kong kapatid, sa mga mananampalataya, ang Panginoon, bagamat mahabagin, ang Diyos ay mapagbiyaya, pero hindi po niya pinapalampas ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Meron pong pagsaway ang Panginoon. Pinapatawad niya tayo, inuunawa niya tayo, pero hindi po pinapalampas ng Panginoon, pinapalo niya po tayo. That's what's happened, mga mahal kong kapatid. Ang kagandahan nga lamang kay Aaron, kahit hindi siya na-course,
Sapagkat automatic, mga mahal kong kapatid, nang makita ni Aaron ang nangyari kay Miriam, agad siyang nagpakumbaba. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Moses at sa Diyos. Ano sabi ni Aaron sa mga sumunod na mga talata? Ipatawad mo sa amin ang aming nagawa. Gumawa kami ng kahangalan sa iyong harapan at sa Diyos. Yan ang kagandahan sa mga manggagawa. Diba? Dapat ganun ang katangian ng mga manggagawa na kapag nakita na kung anong nangyayari sa iglesia na meron ng ipiktong hindi maganda. Diba? Kapag meron ng mga bagay na dinaranas ang iglesia, ang mga mananampalataya, may mga lingkod ng Panginoon na handa agad na magsiyasat at magpakumbaba sa Panginoon, Lord, bakit kaya nangyayari ito sa amin? Bakit nangyayari ito sa kanya? Bakit nangyayari ito sa mga mananampalataya? Baka merong pagmamataas na nag-arise. At ganito po ang nangyayari kadalasan, mga mahal kong kapatid, sa mga manggagawa. Diba sa ating panahon, marami pong gusto nang higitan pa si Brother Branham. At ito ang nakakalungkot. May mga mananampalataya naman na parang si Miriam na gustong higitan ang mga Aaron, ang mga priest. Higitan ang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Pero kagandahan sapagkat nang magpakumbaba po itong si Aaron, mga mahal kong kapatid, sabi ng Panginoon, sige, papagalingin ko si Miriam sa loob ng 7 araw. At mayroong 7 araw na binilang, na abala po, na antala po yung kanilang paglalakbay. Kinakailangan nilang hintayin na gumaling si Miriam. At tingnan niyo po yung 7 church ages, 7 araw. Parang nilalarawan po yan ng 7 kapanahunan ng iglesia. Na kinakailangan yung iglesia na nandungisan, na napasok ng Antikristo, ng Nicolaitan Spirit sa panahon pa ng unang iglesia, mga mahal kong kapatid, sapagkat nakita na ito ni Pablo. Nasa kalipunan mismo ng mga mananampalataya that time, buhay pa si Pablo, ay nagpapaalala na siya, nagwa-warning na siya, na sabi niya, alam ko pag alis ko, may mga magsisilitaw, babangon na mula mismo sa inyong kalagitnaan, na ang katotohanan ay ititwist. Hihilain ang mga kaluluwa palayo sa katotohanan. Knows all that, mga kapatid, and even Jude. Nakita ni Jude na may mga pumasok ng lihim sa iglesia. Ano nangyari sa church, mga mahal kong kapatid? Nang makapasok ang Nicolaitans, yung dating doktrina lamang, sa sumunod na iglesia, naging mga gawa na, naging deeds. Yung dating paniniwala lamang na nakapasok, na implant sa mga mananampalataya, yung liwanag ng katotohanan ng salita ng Panginoon ay unti-unting kinukunker ng kaaway. Hanggang sa pumasok ang 3rd iglesia, mga mahal kong kapatid, at totally nag-blackout. Ano nangyari? Kinakailangang hintayin hanggang makatapos yung 7. Kinakailangang gumaling ang iglesia. Amen. Kananiniwala tayo na bago ang pag-agaw, merong paggaling na mararanasan ang mga mananampalataya. Both natural and spiritual. Walang mararapture na may sakit. Diba sabi ng propeta, kapag ang mga sign and wonders, ang miracle healing ay common na lang sa mga mananampalataya, then ang rapturing faith ay nandiyan. Sisibol sa puso ng mga mananampalataya, ang kapunuan nito, ang kapuspusan, then pag-agaw na. Pero ang isa sa nais ng Panginoon na mapagaling sa atin, mga mahal kong kapatid, ng tuluyan ay ang ating mga spiritual na kalagayan. Hindi natin alam, napakalakas natin sa physical, pero sa ating spiritual, may mga sakit tayo. Katingnan nyo yung mga malakas na hindi nakakadalo ng gawain. Mga pilay yan. Yung mga malakas sa physical na hindi makaunawa, hindi nakakapakinig ng salita. There is something na sakit sa kanilang pakinig, sa isipan. Sabi pa nga ng propeta, may mga amnesia. Pero hindi papayag ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, na ang mga mananampalataya ay manatiling nasa ganong kalagayan. Ang Panginoon ay may pagpapalayang gagawin, pagpapagaling na gagawin, at pagpapasakdal sa lahat ng mga mananampalataya. So, sa loob ng 7 days, kinakailangan maghintay ng bayan ng Israel bago sila mag-go forward, mga mahal kong kapatid. At dahil namagitan si Moses, nang magpakumbaba po si Aaron, si Moses ay nanalangin sa Diyos na, Lord, wag mo pong parusahan si Miriam, pagalingin niyo po siya. At pinagaling po ng Panginoong Diyos si Miriam, mga mahal kong kapatid. At pagdating sa chapter 13, verse 1, basahin natin,
And the Lord speak unto Moses, saying, verse 2, send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel, of every tribe of their fathers shall send a man, everyone a ruler among them. So, mga pinuno ulit, mga mahal kong kapatid, pumili ng kada tribo ng isa. Kadoon sa 12 tribo, may napiling 12. At lahat ng yon ay mga, may mga gifts, may mga ability na maging leader, mga mahal kong kapatid. At 2 sa 12 na yan ay si Joshua at si Caleb. Na later on, naging mga dakilang leader ng Panginoong Diyos. Pero yung 10 sa 12 mga espiya ay hindi mga mabuting tagapanguna. Diba? Yung 10 sa 12, imbis na mabuti at maganda ang kanilang ibalita sa mga mananampalatayang Israel, well, 50-50 po yung kanilang report. After 40 days of searching sa land of Canaan, nang bumalik sila, ang lakas ng loob ng 10 mag-report, mag-testified, na sinabi nila, ang ganda ng Canaan. Totoo talagang binubukalan ng pulot at ng gatas, merong blessing. Totoo talaga ang pangako ng Panginoon. Pero sabay bawi, kaya lang, hindi natin kaya na pumaroon. Hindi natin kayang pantayan at labanan yung mga nandun. Naglalakihan sila. Totoong nandun yung blessing, ang lalaki ng kanilang iglesia. Magigiting ang kanilang mga leader, naglalakihan, mga kilala, mga makapangyarihan. At kung titingnan natin, sila ang kinikilala. Nandoon yung pangako, nandoon yung blessing, pero hindi natin sila kaya. Na kung tatapatan natin sila, kung pupunta tayo doon, kung sasabihin natin sa kanila na ang lupaing ito ay binigay ng Panginoon sa amin, naku, papatayin tayo. Ang ating mga asawang mga babae ay papatayin. Ang ating mga anak ay kanilang magiging prey. Anong ibig sabihin ng prey, mga kapatid? Pagkain, parang ano yan, parang sabihin natin, agila na nandagit ng rabbits. Magiging prey lang ang ating mga anak, ang ating mga asawa. So ganun po yung naging tingin ng 10. Kano nangyari sa bayan ng Israel? Yung binasa natin, mga mahal kong kapatid, sa chapter 14. Dahil sa 10 leader na yon, dahil 10 ruler na yon na nag-testify, nang-aral, nag-report, nag-Bible study ng negatibo, ng 50-50 truths, lahat halos ng mga Hudyo ay gusto ng mag-backslide. Nanlamig sila. Di ba? Natakot sila, nag-alinlangan sila. At alam niyo ba, mga mahal kong kapatid, binibilang ng Panginoon, minamarkahan ng Panginoon ang bawat pagrereklamo nila. Mula nang lumabas sila sa Ehipto, nang tumawid sila sa dagat na pula, nang nandun sila sa ilang, lahat ng kanilang pagmumurmur, pagkukomplain, nire-record ng Panginoon. Tinatandaan at minamarkahan ng Panginoon. Kaya alam nyo ba, yung ginawa nilang murmuring against Moses and Aaron, sabi ng Panginoon, pang-10 ninyo to. You can read that in chapter 14. Sabi ng Panginoon, pang-10 times nyo na itong ginawang mag-murmur sa akin. Kung makikita sana, Sir Mary Ann, chapter 14 yan, Sir Mary Ann, 10 times. Kano sabi ng Panginoon, dahil sa inyong pagmumurmur, dahil sa kaisipan ninyo, sa desire ninyo, na magkaroon ng mga tagapanguna na ayon sa inyong gusto. Yung 40 days searching sa land of Canaan ay magiging 40 days wandering sa wilderness. Doon po yun sinabi ng Panginoon. Alam nyo ba kung nasaan silang lugar nung panahon na nagreklamo sila ng 10 times? Malapit na po sila sa Kadesh Barnea. Actually, mali nga yung dinaanan nila. I-open mo yung PowerPoint ko, Sir Mary Ann. May PowerPoint po ako pero hindi ko na po gagamitin, mga kapatid, kasi kulang yung oras natin. I-click mo lang, tingnan mo lang doon sa mapa. Tingnan mo doon sa mapa. Sana makita niyo. So yung presenting lugar nila, andito sila, mga mahal kong kapatid.
Galing sila dito, yung chapter, yung pagreklamo po, yung paglaban ni Aaron at ni Moses, dito nangyari, sa Hazarot. Sa Hazarot. After Mount Sinai, nang andito na sila, kasi nga, di ba, itong si Moses ay 40 days na nasa Sinai, mga kapatid. At may mga nangyari dito. Then, si Miriam at si Aaron, dito sila lumaban. Then after noon, after napatawarin ng Panginoon si Miriam at si Aaron, naglakbay sila after 7 days. Pumunta sila dito, nakarating sila dito sa part na to. Mababasa nyo yan sa bandang dulo ng chapter 12 ng Numbers. At chapter 14, mababasa nyo rin na naroon sila sa wilderness of Paran. So andito sila. Sabi ko nga sa inyo dati, sa pag-aaral natin, dapat yung daan nila dito. Kasi dito yung River Jordan. Ito dapat yung daan nila. Kaya lang, hindi sila dumaan dito, ito dapat yung magiging ruta nila. Kasi ang tawag sa daang ito, the King's Highway. Di isa yun giver. Diba? Alam natin kung anong meaning nga, pinag-aaralan natin dito. At ang tawag dito, ito yung daan ng Panginoong Diyos, ng Hari. Kaya lang, ang problema dito sa the King's Highway, andito yung Edom. Sino yung mga Edomites? Yung kapatid ni Jacob. Di ba? Iniwasan nila yung mga kapatid nila kasi kaaway nila sa panahon na yan. Kaya nga hindi tayo makakarating sa Promised Land kung puro tayo iwas sa mga kaaway natin. Kinakailangan natin silang harapin. Lalong-lalo na kung mga kapatid natin yan. Di ba? Ang nangyayari sa atin, sa mga mananampalataya, sa mga message believer, kaya nagwawander, nang paikot-ikot dito, na dapat sana nararanasan natin ang pangako ng Panginoong Diyos. Ang nangyayari, patuloy tayo sa pag-iwas dito. Ayaw nating daanan yung brotherly kindness, yung godliness. Kaya punong-puno tayo ng faith and temperance, knowledge, puro karunungan, puro aral, pagtitiis, pero yung pagkikipagkapatiran, pagmamahal sa kapatid, yung agape love sa dulo, yung capstone, hindi natin maabot-abot. Bakit? May iniiwasan tayo. Kaya lang ang nangyari sa mga Israelita, sa panahon na nandito sila, mga mahal kong kapatid, dito nila ginusto na magkaroon ng mga, ng kapitan nila. Kaya no sabi ng Panginoon, dahil sa bagay na ito na ginawa ninyo, yung 40 days of searching sa Kanaan, yung 12 spiya, 40 araw po silang nag-search sa Kanaan. At ang sabi ng Panginoon, yung 40 days searching of Canaan ay magiging 40 years. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang isang araw ay tutumbasan ko ng isang taon. At ang sabi ng Panginoon, actually si Moses na magitan, di ba? Kaya nga si Moses, si Aaron, nagpakumbaba sila. Dahil pinili nga po ng mga Hudyo, ng mga Israelita na bumalik na lang. Gusto nilang bumalik sa Egypt. At siguro proud pa yung sampo, sabi nung sampo, sige kami nang magiging pastor ninyo. Kaya mas marami yung mga pastor na gusto yung, kung ano yung gusto ng mga tao. Kasi nga andun yung benepisyo, mga mahal kong kapatid. Kapag tao ang pumili ng magiging leader, delikado yan. Sapagkat ang Diyos po ang pumipili ng tao na magiging lingkod niya. Na hindi po yoyoko sa kagustuhan ng mga tao. Diba? Kala anong naging problema po ng mga Hudyo? They desired to have a leader, to have a captain, pabalik sa mga makamundong bagay. Pabalik sa gusto nila, na kinasanayan nila. At ang Diyos ay naggalit ng labis. Si Moses nalungkot, si Aaron nalungkot. They fell down their faces. Hinapak nila ang kanilang kasuotan. Namagitan si Joshua, si Caleb. Nagsalita ngayon yung dalawa. Sabi ng mga kapatid, tumahimik kayo. Tumahimik kayo. Bagamat totoo na matitindi ang mga nandoon, mga makapangyarihan, yung mga taong doon, naglalakihan sila, pero kaya natin sila. Once and for all, kaya natin silang i-conquer. Pero hindi po nakinig yung mga mananampalatayang Israelita that time.
Kinagalit po ang Diyos, mga kapatid. Sabi ng Diyos, lilipulin ko na ang bayang ito. 10 times na nilang ginawa ito sa akin. See? Nakita mo ba, Sir Mary Ann? Yung 10 times? Yeah. Verse 22. Because all those men which have seen my glory, nakita nila yung mga himala, yung sign and wonders, hinati yung dagat na pula, yung mana naranasan nila, pillar of fire sa gabi, pillar of cloud sa umaga, nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sabi dyan, which I did in Egypt in the wilderness, but tempted me now this 10 times. Pang 10 beses ninyo na itong pagmumurmur, pag-complain, pagtukso, pagsubok sa akin. At hindi kayo nakinig sa aking tinig. Ano sabi ng Panginoon? Bagamat namagitan po si Moses, nag-intercede po si Moses. Namanhik si Moses, Lord, pag pinatay mo po ang mga Israelitang ito, ano na lang sasabihin ng mga Egyptyo? Sasabihin nila yung Diyos ng mga Israelita, walang kakayanang dalhin, iligtas ang kanyang bayan. Diba? Tandaan nyo ba yun? Kinokonsensya po ni Moses ang Panginoon. Lord, ano na lang sasabihin ng mga bansang aming dinaanan? Ano lang sasabihin ng Egyptyo kapag ang mga ito ay pinatay mo? Ano sabi ng Panginoong Diyos kay Moses? Dahil sa iyong tinig, Moses, papakinggan kita. Pero, hindi ko palalampasin ang kinilang ginawa. Sa loob ng 40 years na pagwawander sa ilang, lahat mabubuhal. 20 pataas na edad. Pati yung edad, mga mahal kong kapatid, minarkahan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, 20 pataas. Hanapin mo, Sir Merian. Makikita yan. Numbers 14. 20 up, lahat mabubuwal sa ilang. Tanging si Joshua at si Caleb lamang ang may spare ang buhay. At yung sinasabi nyo na magiging pagkain na mamamatay, yung mga bata, yung mga maliit na mga bata na sa dahilan ng inyong pag-aalinlangan at takot, sila ang makakapasok sa promised land. Yung minaliit ninyo, sila yung makakapasok sa promised land. So maraming mga Hudyo, mga mahal kong kapatid, yeah, nandiyan, no? 20 years old upward, na nag-murmured sa Panginoon, nabuwal sa ilang. So ibig sabihin, si Joshua at si Caleb, mga nasa 21 years old sila sa panahon na yon. Isa sila sa mga leader ng tribo na kinaroroonan nila, mga kapatid. Sa loob ng 40 days na wandering, naubos po lahat ng mga murmurers. At ang sabi ng ating lingkod na si Pablo, in Hebrews chapter 3, chapter 4, mga kapatid, huwag natin silang tutularan. Alalahanin natin kung anong ginawa ng mga Israelita sa panahon ni Moses. Sa Korinto, sinulat ni Pablo, sabi ni Pablo, na isulat ang mga nangyaring ito patungkol sa kanila upang maging halimbawa sa atin na huwag nating tularan ang kanilang naging paglakad. Sabi pa ng Biblia, mga mahal kong kapatid, before destruction, there is a warning. Kaya ang Panginoon, bago mapahamak ang isang tao, meron muna siyang pagpapaalaala. Totoo, mabiyaya ang ating Panginoong Diyos, lalong-lalo sa panahon natin. Pero meron pong pagsaway ang Panginoon. May pagpalo po ang Panginoon, pero salamat pa rin. Amen! Di ba? Kaya nga sa Iglesia ng Laodicea, sa pampitong kapanahunan, maraming nasaway, maraming na-rebuke. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang aking mga iniibig ay aking sinasaway. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So ang nais ng Panginoon ay maging tama ang kalagayan ng ating puso. Mga mahal kong kapatid, lalong-lalo sa panahong ito natin kinabubuhayan. Paano natin irerespeto, kikilalanin ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos? So, anong nangyari? Actually, mga kapatid, yung kagustuhan nila na magkaroon ng kapitan na mangunguna sila sa verse 4, balikan natin, Sir Mary Ann. Sabi sa verse 4, let us make a captain
And let us return into Egypt. Nangyari po yan. Na-accomplish po yan, mga kapatid. Sapagkat sa sulat ni Nehemiah, ito'y binalikan ni Nehemiah. Tingnan niyo, in Nehemiah chapter 9, verse 17, ipinapaalala ni Nehemiah sa mga Hudyo kung anong kanilang ginawa ng kanilang mga magulang. Sabi diyan, they refused to obey the Lord. Neither were mindful of the wonders that the Lord did among them. They hardened their necks and their rebellion appointed a captain to return to their bandits. See? Ano sabi ni Nehemiah? And their rebellion appointed, past tense, sa kanilang pagmumurmur, sa kanilang paglaban kay Moses at kay Aaron, sa paglaban nila sa Diyos, sabi yan, they appointed a captain. So napakahirap po sa mga mananampalataya na kapag nakita na ang mga bagay na nangyayari na pinapahintulutan ng Panginoon, ay sila na ang pipili ng kanilang magiging pastor. Kapag hindi nila nagustuhan ang mga pagtuturo ng lingkod ng Panginoon, lalong-lalo dito sa message, mga kapatid. Kaya nga si Brother Branham na paratangan na woman hater. Tayo, dito, woman hater din ang bansag sa atin. Dito po, Pastor John, baka po kasi mag-testimony yung asawa niyo, bawal po sa amin ang babaeng mag-testimony. Kung meron pong testimony ang sister, kailangan pong isulat. Tapos kung meron po siyang asawa, yung asawa niya po ang babasa. Kung hindi naman, wala naman po siyang asawa, kung alimbawa kabataan pa at may patotoo, susulat niya po, ibibigay sa tagapanguna o kaya sa pastor. At hayaan ang pastor ang magsaysay ng testimony mo. Kasi kapag babae, kung saan-saan napupunta, nakakaroon po ng out of order. At nakita ko na po to sa maraming simbahan sa Maynila. Na halos yung babae nang mag-preach, inubos yung oras. So hindi naman po bawal ang babaeng mag-testimony. Meron lang tamang paraan. May patotoo sila. Pwede lang ipatotoo yan sa mga kapatiran, pero pagdating sa church, may magbabasa po ng testimony nila. So, kahapon kasi pinag-uusapan namin yan, baka may magpatotoong kasama nilang sister. Nakalimutan ko din po na i-message kayo na may ganong church order sa amin. Pero salamat sa Panginoon na naisingit natin ngayon. So, pag pinag-usapan ang mensahe ng propeta, ang doktrina na meron tayo, mga mahal kong kapatid, hindi po ito madali sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya, sa mga tao. Pag hindi talaga genuine, hindi predestinado, mahirapan silang makasunod. Alam nyo ba kung ano meron sa wilderness of Paran? Ano meron sa ilang? Sanctification process na yon. Kung malalang yung pagtuturo natin, yung pagtawid nila sa dagat na pula, yun ay simbolismo, shadow, tipo ng bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating Panginoon, simbolo ng new birth experience. True by faith, sumampalataya sila sa Panginoon, naranasan nilang kapanganakan. Naging mga anak sila ng Diyos. Ang problema, hindi nga lang sila lumago. Hindi nila kinaya yung pressure na naroon sa pagpapakabanal. Nakita nila yung kalagayan ng kapaligiran, kung ano ang nangyayari, sumibol ang pag-aalinlangan sa kanilang puso. At isa pa sa malimit na maging murmurings ng mga ito, mga kapatid, kaya lagi silang gusto nang tumalikod kay Moses at sinisisi si Moses ay dahil sa pangangailangan. Di ba? Because of needs. Kadalasan ganon yung nangyayari sa mga kapatiran. Kapag walang-wala na, imbis na hanapin ang kalooban ng Panginoon at manumbalik sa Panginoon, sa kanyang salita at siya sa atin kung anong kalooban ng Panginoon, kung anong kanyang mga pangako, ang iniisip agad ng mga mananampalataya na nahihirapan na sa pinansyal, ang unang hahanapin niyan, pastor at simbahan sa Manila. Pastor, simbahan. Ganyan po ang mga tao. At ayaw po ng Diyos ng ganyan, mga kapatid. Para matiyak natin
na nandyan ang vindication ng Panginoon, andyan ang pangunguna ng Panginoon, andyan ang guidance, blessing ng Panginoon, ang hahanapin natin ay ang kanyang salita. Sapagkat kapag inuna natin ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, saan ka man pumunta, hindi mo man alam ang direksyon na pupuntahan mo, igaguide ka ng Panginoon sa tamang lugar. Pero kapag inuna mo ang mga bagay na ginugusto mo lamang, inuna mo ang mga bagay na dahilan ng pag-aalinlangan mo, na nakikita mo na tila ba maganda, na may benepisyo kang makukuha sa mga bagay na gagawin mo, delikado po yan. Sa panahon ng pag-aalinlangan, sa panahon ng kawalan, mga mahal kong kapatid, sa panahon ng pagsusubok, lalo sa panahong ito nating kinabubuhayan, ang unahin po nating hanapin ay ang kanyang salita. Ang kanyang kalooban. Ang kanyang mga pangako. Ito'y paalala sa atin sa umagang ito na mahirap sa mga tao, hindi po kinalulugdan ng Panginoon ang mga tao, ang mga mananampalataya na nagdidesisyon na hindi lang pagtalikod eh, hindi lang basta pagmumurmur. Yung leadership ng Panginoon na inilagay, gaano kahalaga ang leadership ng Panginoon? Bakit may propeta? Bakit may fivefold ministry? Yung iba ay nagiging maliit lamang ang tingin nila dito. Nawawalan sila ng pagkalang at pagrespeto sa mga lingkod ng Diyos. Pwede pang palampasin ng Panginoon ang pagmumurmur ninyo. Mga kapatid, kung wala lang. Pero ang magmurmur sa leadership ng Panginoon, sa kanyang pangunguna. Hindi po Moses lang yan. Hindi ang propeta lang yan. Ang Diyos po ang nagtalaga sa kanila. Ang lumaban sa kanila, ang magsalita ng laban sa kanila ay mapanganib na bagay. Kahit nga ang desisyon nila ay tila ba hindi natin gusto. Tingnan yung ginawa ni Moses. Nung mag-asawa si Moses ng Ethiopian, hindi nagustuhan ni Miriam. Kaya lang wala tayong magagawa, pinahintulutan ng Diyos. Di ba? Ang kailangan natin ng mga mahal kong kapatid ay magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Hallelujah. Tulungan niya tawa tayo, mga kapatid. So ito'y ipinaalala ni Pablo sa mga unang Kristiyano sa Book of Acts. Basahin natin. Acts chapter 7. O rather, ni Apostol Pedro. Ito'y ipinaalala ni Apostol Pedro sa mga unang Kristiyano. Verse 35 ng chapter 7. Sabi dito, this Moses whom they refused, saying, who made thee a ruler and a judge? The same thee God sent to be a ruler and deliverer by the hand of the angel which offered to him in the bush. So may mga tao kasi, mga Israelita, na sino ang gumawang pinuno sa'yo sa amin? Sino ang naglagay sa'yo para maging tagapanguna namin? Di ba? Alam naman natin kung sino ang naglagay kay Moses para maging tagapanguna, mga mahal kong kapatid. Maging maging leader nila. Walang iba ang ating Panginoong Diyos. 36. Sabi sa 36, verse 36. Yeah. He brought them out after that he had showed wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years. 37. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren. Like unto me, him shall ye hear. Verse 38. This is he that was in the church in the wilderness. See? Parang ipinapakita ni Pedro na nung panahon na yun ay meron silang iglesia. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung Sinai, kung saan nandoon ang pagtuturo ng Panginoong Diyos, ay inalintulad natin to, tinipo natin sa church. Naroon ang pagtuturo ng Panginoon. Kaya sabi diyan, ito'y si Moses, na naroon sa iglesia sa ilang, with the angel which speak to him, and the Mount Sinai, and with our fathers, who received the lively oracles to give unto us. So yung mga oracles na yan, yan yung order ng Panginoong Diyos. Church order na kinakailangan nilang sundin along the way para sa kanilang sanctification.
Sapagkat ibinigay ang mga oracles na yan, ang mga commandments sa Mount Sinai. After si baptism, kinakailangan meron kang kikilalaning church. Meron kang sinai. Hindi pwedeng pagkatapos ng bautismo, kaya nga tingnan niyo po sila Pastor June. Talagang sinisikap nilang makapagtayo sana ng iglesia sa Aroaldo. Dahil merong mga kapatiran, hindi pwedeng pagkatapos ng baptism, wala na. Wala kang simbahan na madadaluhan na kung saan doon kakakain, may mga magtuturo. Kinakailangan meron kang kikilalaning iglesia, home church, na kung saan naroon ang pagtuturo ng Panginoon para sa sanctification. Na dapat mong lakaran. Verse 39, last verse. To whom our fathers would not obey but trust Him from them, and in their hearts torn back again into Egypt. So see, hindi po nila kinaya, mga mahal kong kapatid, yung pressure sa ilang. Mas binabuti pa po nila yung kanilang puso, yung gusto nila ay bumalik sa Ehipto. In Hebrews chapter 10, mga kapatid, verse 37 to 38, ayaw ng Panginoon ng tumatalikod. Tumalikod ka na nga, nagtayo ka pa ng sarili mong iglesia. Yun po ang kritikal sa panahon natin. Kaya ang daming simbahang naglilitawan, ang daming pastor, mga manggagawang nagpapakilala, anointed, propeta, apostol, at kung ano-ano pa, pero mga rebellious naman. They choose, amen, to be a leader. At yung iba, yung piniling tao, sila mismo. Pagtalikod sa simbahan, nagkaroon ng problema sa pastor, nag-away, dinagustuhan. Lumipat ng ibang simbahan. At yung walang ibang malipatan, nagtayo ng sariling simbahan. Kaya wala sana nawa dito sa atin, walang namumuro na dahil lang sa mga pangaral at pagtuturo ni Brother Ryan, mga pagsaway, at sa mga pagsubok na inyong nararanasan, mga kapatid, sabihin nyo, magpastor na lang kaya ako sa Saudi. Ako nga, gusto ko nang magpastor sa Canada, iwanan ko na kayo eh. Diba? Meron tayong kapatiran sa Canada, pagpapastoran ko na lang si Brother Junior, may passport na ako, visa na lang ang kailangan. Minsan, naiisip ko nung mga panahon nakalipas, ano kaya sabi ko sa asawa ko, ano kaya kung mag-Canada tayo? Pwede naman tayong magtayo ng simbahan doon. Dito nga si Lula Tansing. Sabi ni Lula Tansing, nung ino-offer sa akin yung barko, sabi ni Lula Tansing, pwede ka namang magpastor sa barko. Sabihin mo, Brother Ryan, magsisiman ako, sasakay ako ng barko for 2 years. O paano ka, Brad, makakapagsimba? Magbabible study na lang ako doon. Malay mo, makakonvert ako. Well, kung kalooban niya ng Diyos, so be it. Pero yan ay mapanganib na desisyon, mga kapatid. Ang lagi nating unahin ang kanyang kalooban. Kung hindi natin nagugustuhan ang leadership, hindi natin nagugustuhan ang mga manggagawa na nariyan, mga kapatid, ang dapat niyong gawin, dumulog sa Panginoon at magpakumbaba. Dahil kung yan ay lingkod ng Panginoon at may pagkakamaliang mga nagawa, itatama yan ng Panginoon. Sapagkat ang mga leader, parang sila po yung ulo ng iglesia. Pakinggan yung mabuti ito. Ang mga leader, ang mga tagapanguna, ang pastor, parang sila ang ulo ng iglesia. Kung paano si Kristo ang ulo, di ba ang mga lalaki naman ay ang ulo ng iglesia, ang pastor ang ulo, ang ulo ng babae ay ang mga lalaki. Kaya kapag ang isang lingkod ng Panginoon na tagapanguna may maliyang nagawang desisyon, may mga payong mali, may mga pangaral na mali, may mga pagtuturong mali, pakinggan niyo ito, mga mahal kong kapatid, mararamdaman po ng katawan ang sakit. Ipapuin lang natin sila. Yeah. Okay. Pakinggan niyo muli. Medyo malaga po kasi yung bibitawan ko sa salita. Ulitin ko, ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga manggagawa ay parang sila pang ulo.
Ang ulo nila ay ang Panginoon. Sa tahanan, ang ulo ng babae ay ang lalaki. Kapag ang mga tagapanguna, mga mahal kong kapatid, meron yung maling naipangaral at naituro. Pero yan ay lingkod ng Diyos. Makikita yan sa katawan, yung kung ano yung nagawa niyang pagkakamali. Masasaktan na yan. At imposibleng, hindi po niya maramdaman yung sakit na yon. Sapagkat ang nag-go-signal, nagpapahayag ng mga bagay, ay ang nagsasalita, nasa ulo. Diba? Ngayon, ang katawan ay kikilos. Kung ano yung sinisignal, ano yung sinasabi, kikilos kayo. Diba? Kaya ang mga babae, kinakailangan magdamit ng tamang kasuotan, kikilos kayo kung ano yung naririnig ninyo sa mga manggagawa. Ngayon, kung merong ipinangaral ang manggagawa na hindi tama, o may nagawa ang manggagawa na hindi tama na tiningnan nyo, sinundan ninyo, mararamdaman nyo yung epekto at ibabalik yun ng katawan sa nagsisignal. Kaya hindi maaaring hindi masaktan yung ulo. Nasusundan nyo ba? Ibabalik yun doon sa kaisipan. Yung signal na ipinadala mo doon sa katawan para kumilos, kapag yun nasaktan, halimbawa, humawak ka ng mainit. Yung init na yun, ibabalik yun ng katawan papunta sa isip. At sasabihin ng kaisipan ng ulo, masakit pala, mainit pala. Anong gagawin ng ulo? Magpapakumbaba. At sasabihin niya, mga kapatid, pasensya po kayo. Mainit po pala. Diba? Naintindihan niyo ba? Kaya ang iglesia ng Panginoon, katawan ito, mga mahal kong kapatid. Kaya kung tila ba may mga pagtuturo na hindi nyo nagugustuhan, may mga ginagawa ang mga manggagawa dahil tao lang din naman silang may kahinaan, imbis po na magmurmur kayo, magcomplain at lumaban sa kanila, pray for them. Sapagkat kapag yan lingkod ng Panginoon, ang Diyos ang kalaban ninyo. Kayang ituwid ng Panginoon ang kanyang lingkod. At sana nga po ganun ang ginagawa ninyo, ipinagpipray nyo kami. Amen. Kung paanong ipinagpipray namin kayo, mga kapatid, ipagpray nyo rin po kami. Tao lang din po kami. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. So, hindi na ako magpapakahaba pa. Hanggang ano lang tayo, 9:20. Meron na lang akong 10 minutes, mga kapatid. So, ang dami pa sana, dadaanan natin si Saul, na pinili ng mga Israelita, na unang hari ng Israel. At may mga quotes sana tayong babasahin, kaya lang yung mga quotes pa natin ay ang haba. Pero alam ko pong sapat na yung mga naipahayag ko. Babasa na lang po ako ng huling mga verses. Ito yung verses na binasa ni Brother Jeric. At dito ko rin kaya na pagtagpo ko, na pag-ugnay ko yung Bible study ni Brother Wilson at preaching ni Brother Jeric nung nakaraan. Sa sulat ni Paul kay Titus, ay kay Timothy rather. 2 Timothy chapter 4, beginning at verse 3 hanggang verse 4. Sabi diyan, for the time will come. Ito'y patungkol na po sa panahon natin. This a prophesy. Sabi diyan, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ano yung fables, mga kapatid? Kathang isip. Pag sinabi pong katha, maganda yan. Mga fantasies, mga bagay na hindi totoo, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, pero para bang kay ganda. Magsuot ng maganda ang mga sister, mag-makeup, magpaputol ng buhok, magtrabaho sa ibang bansa, na ang trabaho ay nagko-compromise sa Panginoon, yan ay katha. Ano mang bagay na hindi ayon sa katotohanan, yan ay katha, gawa ng kaaway, na pwedeng maglagay sa atin sa pagtalikod, mga kapatid. At maraming mga tao daw, darating ang mga huling panahon, sa panahong ito, ay magsisitalikod sa katotohanan, ibabalik ang kanilang mga pakinig sa mga kabulaanan at maghahanap ng mga guro, mga leader na magsasatisfy ng kanilang gusto. Mga kapatid ko,
hindi kayo ang pumipili ng lingkod, ang Diyos. Kaya mahirap po kapag ang tao ang pumili. Alam nyo, ito yung nangyayari sa ating panahon. Nagiging politika ang simbahan. Pag sinabi pong politika, mayroong mga ambisyon, mayroong mga sariling gain na gustong makuha. Kapag umiral ang politika sa iglesia at ang tao, ang kalipunan ng mga tao ang pumili na ayon lamang sa kanilang gusto, ito po ay napaka mapanganib. Kung meron man tayo dapat na makuha at makita sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, manatili tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Tulungan nawa tayo ng Diyos na ma-endure natin lahat ng mga pagsubok, pressure na ating pinagdaraanan. Yung paraan ng ating pamumuhay, sa lahat ng ating ginagawa, mga mahal kong kapatid, may kinalaman yung mga doktrina, aral. Kumikilos tayo, nabubuhay tayo, dahil sa aral ng salita ng Panginoon. We live. Nabubuhay tayo what we live in what we believe. So nabubuhay tayo kung ano ang ating pinapaniwalaan. So tulungan nawa tayo ng ating Panginoon na ang maging pundasyon lamang natin sa dakong ito ay ang purong salita niya, ang purong mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sa ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo pong lahat ay magsitayo sa isang maikling panalangin. Pasalamat sa Panginoon. Ating iyoko ang ating mga ulo, mga kapatid. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, Panginoong Jesus, Lord, salamat sa ilang mga sandali na pinayagan mo kami na makapagbulay at makapag-aral ng iyong mga salita. Mapakinggan ito muli sa araw na ito. Lord, nagawa ko po ang aking maliit na bahagi. At dalangin ko, Panginoon, na bagamat natapos ang aking magbabible study, ang iyong Espiritu, Panginoon, ang patuloy na magbukas, mangusap sa kaibuturan ng puso ng aking mga kapatid. Ikaw po ang higit na magpaunawa sa bawat isa. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung merong mga pag-aalinlangan sa aming puso, patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na ma-overcome namin ang mga negatibong kaisipan, mga bagay na hindi mainam, na sa aming mga puso at kaisipan. Lord, pagpalain mo ang mga salitang aming pinag-aralan sa umagang ito. Nawa ito'y maging higit pang kapahayagan, kaalaman, liwanag sa puso at kaisipan ng aking mga kapatid habang kami ay patuloy na naghihintay, Panginoong Diyos, sa iyong mga pangako sa huling araw na ito. Aming dalangin ito, aming pasalamat, itinataas sa iyong pong dakila at manalang pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.